Hello Max Part, kamusta kayo? Sandag natin ngayon Max Part, pag-uusapan natin ng ang mga naranasan mo sa lalaki kapag palagi kanyang iniisip. At kung handa na kayong lahat ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang saysay iniisip pa palagi ng isang lalaki, updated siya sa iyo sa social media. Yes, Max, pwede ang unang talaga namang paltandaan na kapag ang isang lalaki palagi ang iniisip. At alam ko na makikita mo yan o mapapansin mo yan dahil siya ay halimbawa madalas nagsising sa My Day mo o kaya naman nagre-react sa mga pinopost mo o baka nagko-comment pa. O sabihin natin kay Inspired na palagi siyang alam niya kung ano yung mga pinopost mo, diba? At kung kailan, kung anong oras. Syempre naman kapag ang isang lalaki kay Inspired palagi kang iniisip, tapos sabihin natin na maraming paraan, pero ang isa mga paraan para malaman mo ay yung bang alam niya, diba? Alam niya yung mga pinagagawa mo sa social media. Kahit pa sabihin natin nagkatampuhan kayo, nag-away kayo, diba? O hindi kayo nagpapansinan, hindi kayo nag-uusap, pero malalaman mo na iniisip-isip ka niya dahil talaga namang ka-inspired. Para bang nagbibigay siya ng panahon para isin yung mga pinopost mo. Makita yung mga pinopost mo. Diba, ka-inspired? At dahil nga sa mga pinopost mo, sigurado ako pati siya nagpo-post na rin. Parang obvious, diba? Parang halata. Nagpapahalata siya. Isa yun sa mga signals ka-inspired ang isang lalaki. Ang boyfriend mo, ang asawa mo, sino man yan sa buhay mo na lalaki na yan ay talaga naman palagi kang iniisip, ay palagi siyang updated sa'yo sa iyong social media ka-inspired. At ang pangalawang signs mga ka-inspired na iniisip ka palagi ng isang lalaki, kung okay naman kayo, palaging merong message. Yes mga ka-inspired, kung hindi naman kayo nag-away, hindi naman kayo nagkatampuhan, okay naman ang inyong relasyon, okay naman kayo, isa sa mga signals na iniisip ka niya palagi, ay lagi siyang merong message sa'yo. Meron siyang chat, meron siyang text. Minsan, tumatawag pa siya palagi sa'yo. Ibig sabihin lang yun, naaalala ka niya. Eh, yung iba sa inyo, malayo. O sabihin natin ang inyong relasyon ay LDR o long distance relationship kayo. O kahit pa sabihin natin palagi kayo nagkikita, palagi kayo nagkakasama, syempre may mga pagkakataon na hindi naman kayo palaging magkasama, diba? Siyempre, ano bang gagamitin? Di yung social media, diba, yung Facebook, yung Instagram, o kung saan man kayo nag-uusap, marami na ngayong apps, diba? Ayun, o sa text, diba? O palagi ka niyang tine-text. Palagi siyang nag-update sa'yo kung kamusta ka, kung anong ginagawa mo. O palagi ka niyang tinatanong. Palagi siyang may message sa'yo, palagi ka nakatanggap ng mga message sa kanya, sa chat man, sa text. Kapag kaganyan kayo, inspired, sigurado ako palagi kanyang naalala. Tumatakbo ka palagi sa isipan niya at hinahanap-hanap ka niya. Namimiss ka niya at mahalaga ka sa mga signals kayo, inspired, na iniisip ka palagi ng lalaking mahal mo. Kung okay kayo, kung wala kayong problema, ay palagi siyang merong message sa'yo. Siyempre, magdata kayo iba eh. Pag nag-away kami, siyempre nag-away kayo eh. Hindi yan magpaparamdam sa'yo. Kung hindi kayo okay, hindi yan masyadong magme-message. Kaya nga nakalagay dyan, kung okay naman kayo, laging may message. Magtaka ka kapag okay naman kayo, hindi naman kayo nag-away, wala naman kayo pinagtalunan, okay naman kayo, tapos hindi nagme-message, doon ka magtaka. Diba? Ibig sabihin, may problema yan. O may something dyan. Kaya naman, pero sana wala naman ganun, wala naman ganun ngayon sa inyo. Yung iba kasi ganun eh. Magulo rin kasi minsan ng tao. Pero madalas, kung okay naman kayo at sigurado ako na iisip ko na dahil mahal ka niya, palagi yang may message sa'yo, ka-inspired. At ang pangatlong signals mga ka-inspired na palagi kang naiisip o iniisip ng isang lalaki, palaging nag-good morning sa'yo. Yes, Max, pwede ng pangatlo. Base na rin yan sa pag-aaral sa psychology. Siyempre naman, pagising pa lang sa umaga, ang isa mga bagay na iisip natin yung mga mahalagang bagay o mahalagang tao sa buhay natin. Na siyang palaging uuna nating hinahanap-hanap. Siyempre naman, dahil ikaw yung partner niya, o sabihin natin ikaw yung gusto o mahalin niya, mahalagang babae sa buhay niya, umaga pa lang papasok ka na kagad sa isip niya, baka sa panaginip nandun ka na,
Baka gabi pa lang iniisip ka na niya. Ka-inspired sa isang mga sinyal sa talaga namang nasa isip ka palagi ng isang lalaki sa umaga pa lang. Ay talaga naman, mag-good morning palagi sa iyan. Patandaan na sa pagising niya pa lang, ikaw kagad ang naisip niya. Eh marami siguro sa inyo ganyan. O baka nasanay. Pero, di ba, minsan, siyempre, na yun nga, nagkakatampuhan, o minsan, merong sobrang busy, o tanghali na nagigising, pagpaumanhingan nyo. Hindi nakapag-good morning sa inyo, magtatampo na agad kayo. Napaka-sensitive nyo, napaka-emotional nyo. Kasabihin nyo sa lalaki, dati-dati, lagi ka nag-good morning sa akin, ngayon, wala ka ng good morning, ha. Eh, ayaan nyo muna siya mag-explain. Di ba? Pero, madalas yan, kapag lalaki, talagang isa-isa mga sinyals na iniisip-isip ka niya, o lagi ka nasa isip niya, umaga pa lang, nasa isip ka na niya, palagi siyang nag-good morning sa'yo. Alam ko, marami sa inyo nakakaranas niyan. Bakit? Sapagkat sigurado ako na kayo ay mahal ng mga partner niyo, ka-inspired. At ang pang-apat na sinyals, mga ka-inspired, na iniisip ka palagi ng isang lalaki, excited siya palaging makita o makausap ka, yun ang pang-apat ka-inspired. Bakit naman excited? Hindi lang dahil sa mahal ka, kundi palagi yung tumatakbo sa isip niya. Diba ka-inspired? Ganun lang yan eh. Kaya, lalo na yung iba, minsan lang magkita, minsan lang magkausap, palagi nga naiisip eh. Siyempre, pag palagi ka naiisip, hindi kayo palagi magkausap, hindi kayo palagi nakikita, hindi kayo palagi magkasama. Ano yan, iniisip ka niyan. Kaya naman sabik na sabik sa'yo yan. Excited na excited yan. Kapag kayo ay talaga namang may pagkakataon na sa isa't isa. Kasi magde-date kayo, o may time na kayo para mag-video call, may time na kayo para makapag-usap sa call, o kahit man lang sa text or sa chat, o kung saan man ka-inspired, makikita mo sa kanya, sa aura niya, sa energy niya, sa expression, sa mukha niya, sa kilos niya, sa mga ngiti niya, sa tono ng boses niya na siya ay sabik sa'yo. Diba ka-inspired? Dahil matagal niyang hinihintay yung pagkakataon na yun, matagal kang pumapasok palagi sa isip niya, pagkakataon na siya na upang gawing realidad kung ano man ang naiisip niya sa'yo. Pagkakataon niyang yakapin ka, halikan ka, kausapin ka, lambingin ka man lang o makitang iyong mga magagandang mata, ka-inspired sa isang mga sinyales na iniisip ka palagi ng isang lalaki. Excited siyang palaging makita o makausap ka at mapapansin mo yan, ka-inspired. At ang panglimang sinyales, mga ka-inspired, na iniisip ka palagi ng isang lalaki, sinasabi niya sa iyo lahat ng lakad o ginagawa niya. Yan ang panglima, ka-inspired. Sa pinaka-accurate na science, talaga naman ka-inspired. Siyempre naman, magugulat ka, palagi lang siyang ina-update niya yung sarili niya sa iyo. O kung saan siya pupunta, sinasabi niya sa iyo. Kung ano yung mga gagawin niya, sinasabi niya sa iyo. Para bang ka-inspired, bahaging-bahagi ka talaga ng buhay niya. Hindi buong araw niya kapag hindi niya sinasabi sa iyo mga ginagawa niya. Sapagkat ka-inspired, pinapahalagahan ka niya. At tinuturing kanyang importante sa buhay niya para ipaalam sa iyo lahat ng ginagawa niya. Ganun lang yan, ka-inspired. Eh, kapag ang isang lalaki, hindi man lang magsasabi sa iyo kung saan siya pupunta. Kapag ang isang lalaki, hindi man lang sinasabi sa iyo kung anong ginagawa niya. Para bang hindi kanya girlfriend, para bang hindi kanya kasintahan, para bang hindi kanya mahal, para bang hindi kanya asawa o misis, para bang hindi kanya partner o para bang hindi kanya karelasyon, talaga namang mag-isip ka, ka-inspired. Dahil hindi ganyan ang isang lalaking nagmamahal ng tunay at tinuturing kang isang karelasyon. Kapag ang isang lalaki, talaga namang ikaw ang girlfriend niya, karelasyon ka niya, kahit hindi mo tanungin. Siyempre, minsan tatanungin mo, pero madalas, ito nga, isa sa mga sinyalis na iniisip ka niya, sabi niya sa iyo yan, lahat, lakad niya, mamaya, te-text ka niya, o i-chat ka niya, o tatawagan ka niya, o mamaya, pupunta ako sa SM, o pupunta ako sa, kukuha ko ng ganitong papeles, o mamaya, alis ako, may pupuntahan ako, kita kami ng makibigan ko, o mamaya, ganito yung gagawin ko, sinasabi niya sa iyo. Nire-respeto ka niya pag ganun. Ayaw niya mag-alala ka. Ayaw niyang mag-isip ka ng negative sa kanya. Pinapahalagahan ka niya kapag ganun. Dahil mahal ka niya. At sigurado ko, palagi kang iniisip niyan. Para maisip niya na, ay, sabihin ko sa girlfriend ko to. Sabihin mo sa asawa ko to. Baka mag-alala yun. Ayoko mag-alala yun. Napaka-nerviosa pa naman nun. Mga ganun ka-inspired. Diba? So, yun sa mga sinyals na iniisip ka palagi ng isang lalaki. Sinasabi niya sa'yo, pinapaalayan sa'yo lahat ng lakad niya, lahat ng ginagawa niya dahil mahalaga ka. Dahil laigan laman ang utak niya. Ka-inspired.
At ang pang-anong senyales makasipad na palagi kang iniisip o laman ng utak ng isang lalaki kasama ka palagi sa mga panalangin niya. Yes, makasipad yun ang pang-anim. Kapag ang isang lalaki, palagi kang iniisip, palagi kang inaalala dahil mahal ka niya, mahalaga ka sa buhay niya, ay sigurado ka inspired kahit sa kanya mga prayers o sa kanya mga panalangin ay kasama ka. Paano, tanong ng iba, kay inspired, paano ko naman malalaman? Paano ko malalaman na kasama pala ako sa mga pray niya, sa mga panalangin niya? Sasabihin niya sa'yo yan. Yun ang isa sa mga, ano dyan, sigurado dyan. Sasabihin niya sa'yo. O kung hindi man niya sabihin sa'yo, mapapansin mo. Dahil, hindi niya, sa hindi inaasahang pagkakataon, masasabi niya. Let's say ganito, o ingat ka sa pupuntahan mo mamaya, mag-pray ka. Ako, lagi kitang pinagpipray. Wala man ka palagi ng panalangin ko, di ka nawawala sa mga, lagi kitang naalala sa mga pag ako'y nagpipray. Di ba ka inspired? So, minsan sinasabi niya talaga sa'yo, laman ka palagi ng panalangin niya. Hindi kanya nalilimutan. Ganyan yan kapag nagmamahal. Kahit kayo naman eh. Kapag kayo nagpipray o kahit kayo ay nananalangin sa Panginoong Diyos, di po ba kasama palagi ang lalaking mahal mo? Ang asawa mo? Ang mister mo? Ang boyfriend mo? Dahil lagi mo siyang naiisip. Palagi mo siyang inaalala, naalala. Laman siya palagi ng utak at puso mo para na naman talaga naman ka-inspire. Hanggang sa panalangin ay kasama siya, naiisip mo siya. At kung ganon, talaga naman, pati ang lalaki ganon din sa'yo. Siyempre, nagmamahalan ka eh. Diba? Mahal ka niya. So, pag siya ay nag-pray, ikaw palagi, naiisip ka din niya. Kaya kasama ka. Kaya lagi kang safe kasi palagi kanyang pinipray. Dahil sa mga sikreto upang maging ligtas kayo, matatag kayo, magmahalan lalo at talaga namang ka-inspired sa isa sa pwede mong malaman ngayon na talaga namang iniisip ka ng lalaki, palagi yung kasama sa kanyang mga panalangin ka-inspired. So, Max po lang po na maraming salamat Max Pat sa pagtapos ng vlog nito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay pa-subscribe na po makaspar. Click nyo na rin po ang notification bell upang maging updated kayo kapag may bago akong i-upload na video. At sa mga gusto magpa-advise o magpa-coaching at makausap ako sa inyong mga problema sa pag-ibig at karelasyon, ay pakimesh lang po ako sa aking Facebook, pakichat ako, at pag-usapan natin ang mga problema nung yan sa inyong mga pag-ibig. Siyempre, hindi naman po libre dahil magbibigay ako ng oras sa inyo at marami din naman pong nagpapa-advise at nagpapa-coaching. Maraming salamat mga inspired. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!